President Rodrigo Duterte has directed uniformed personnel to stay out of the Senate's probe on Pharmally. Let's now get the reaction of Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon. He now joins us on the program. Senator, good afternoon to you and thank you for joining us today. Good afternoon to you, Carmina. I finally see you. I know, right? Okay, so let's begin with how the hearing ended yesterday. Yes. The committee citing in contempt the Darganis, and now you hear the president saying, you know, for the military and the police not to implement these detention orders. What is your take on that, Senator? Ayan na naman siya. Dinidepensa na naman niya yung mga tao niya. Dapat idepensa niya yung mga taong pinahirapan itong Pharmally at saka ng mga tauhan ni Duterte. Dahil talagang nawalan tayo ng pera, tapos dinakaw pa yung perang konti natin. Ayaw nila sabihin ng katotohanan, evasive yung auditor. 4,000 pesos lang, pinapipirma lang siya. Hindi niya alam kung ano pinipirmahan niya. Nakakalungkot eh. Tapos yung mga Bargani, biglang mawawala. Siyempre magagalit kami talaga doon dahil napaka-importante yung testigo nila eh. Pagkatapos na-emphasize na naman niya, talagang hindi nila bin-inspection yung dumating na produkto. Na-emphasize na naman na may mas mahalang kuha nila dun sa mga yung mga testing kits. Kaya talagang and lahat palagi sinungaling na sinungaling, kaya medyo tumaas ang aking volume nung nakita ko na nagsisinungaling na naman si Wang. Sabi niya, letter of credit. Tapos hindi niya pa sasabihin sa amin hanggang hindi nalaman na sumulot din sa kanya yung banko na wala siyang letter of credit. Palang ginawa niya, meron siyang certificate of credit. Ibig sabihin, may pera siya. Ganun rin yun. Papaliwanag pa rin niya kung saan galing yung perang yan. The whole case rests on the fact na dapat malaman mo kung saan kumuha itong Pharmally na ibinabayad doon sa kanilang raw material. Kung di naman paliwanag yun, that means maraming salamangkang ginagawa katulad ng money laundering o maaring nag-advance ang gobyerno at nakita naman natin sinakay pa sa aeroplano ng gobyerno. And doon ako, pero masama ay talagang napaka-ilag ng ilag. Wala na naman si Mago, nawala yan sila Bargani. Lahat siya mga yan, panay ilag, panay evasive, ginagaya nila ang Pangulo na ayaw pakita talaga ang katotohanan. Senator, we're going to tackle all those in a bit, but first back to the Darganis. Are they under Senate custody as we speak? What's the latest on that? No, we haven't. The Senate ordered their arrest upon motion of Senator Pangilinan and Senator Hontiveros and supported by Senator Drilon and Lacson, and we all joined together because you cannot do that. You're there and then all of a sudden you're going to be out and when you're about to be asked a question, and they're not famous for answering questions directly. It was actually at one point kind of frustrating because you know that based on what has been presented at the Senate, they can very well afford all these luxury cars, and yet they can't afford a stable internet connection, Senator. Yun talaga nakikita ng tao na, alam mo, there's a civil code provision na yung, at times of suffering, you engage in conspicuous consumption, an obnoxious display of wealth na hindi mo naman maipaliwanag kung saan ang galing. Natatakot sila pag tinanong na namin yan. Nagbayad ba kayo ng tax dyan? Saan nyo kinuha yung pera? Nakakapagregalo ka sa kapatid mo? Sasabihin mo, 18 million pesos lang po? Naku po, only? Excuse me. Kaya ayaw humarap yan. But tell us though, Senator, how will putting them in detention actually help your inquiry? No, because they will be there already. And it is not the detention that matters. It is the integrity of the Senate that must be respected. We are empowered by the law to use the power of contempt in case witnesses lie, just as the courts, although the courts have more power. Putting them on detention will make them tell the truth instead of being evasive. They will have to answer questions forthrightly and directly, hindi ilag ng ilag. Let's go to Lincoln Ong. What is the latest on his participation? It was kind of iffy in the beginning of the hearing yesterday, but eventually he was able to show up. But have you talked to him after? No, I don't talk with him except in the Senate. I don't talk to them because that's the responsibility of the sergeant at arms.
And he's doing a damn good job about it. And he's lying, you know. He said that he was incomunicado. He himself gave the phone to his wife. And he's using the phones of the USAA. I mean, he's in an air-conditioned room. He's able to talk to his lawyer. And, you know, I've done this before. Not me. Huh? When I say I, the blue ribbon. Mm-hmm. And to other people who lied. And turned out well. What about the fear that he has, that he will be forced by you and your colleagues in an executive session to point to the president? He was the one who requested. He was the one who requested for an executive session. He hinted at it. And it was Senator Dudon who said, "Oh, if you want to, we can have an executive session." And hindi naman natuloy, di ba? Kung pupwersay namin siya, pwede na namin siya executive session. In fact, I remember we had an executive session doon sa pinagbibili yung mga lalabas sa bilanggo. Mm-hmm. And we had a couple of guards. And, you know, we had them in executive session. We had this guy, Asherto, in executive session. Hindi siya nagsabi. So, hindi namin ginamit. Wala naman siya sinabi. And ang lumabas siya para nagmamaneho ng pagpapalusot ng mga droga. So, nakalagay sa report yan. Okay. You mentioned Senate Minority Leader Franklin Drilon. He was relentless in pushing for the answers to his question about how much money was loaned to them by Michael Yang. Tell us, Senator, why is it important to find out the amount of money that was loaned? Because you have to find out where these people are getting their money. What is the use of our laws if they can openly flaunt it? You know, money laundering is supposed to prevent people who are in drugs, who are have predicate crimes like drugs or kidnappings and stuff like that, from coming into the country and being able to wash it. And so in this particular case, remember the predicate here is that he has been lying. Not a crime yet. It's already, he's already committing it. Lying. First, sabi niya, yung bahay, pupuntaan siya doon. Wala nakatirang ganito rito dalawang beses. Noong nag-issue na kami ng contempt, ayun, lumabas siya. Tapos inamin niya, tapos kahapon napatunayan na marami siyang kumpanya. Siya talaga ang nakatira pag-aari ng kanyang kumpanya. At pagkatapos yung kanyang EA, sabi niya mayaman na. Pagkatapos tinatanong namin siya later on, wala akong kinalaman sa Pharmally except yung dinala ko sila kay Presidente. And afterwards, nung bumuga na si Lincolnong, pinilit pa namin si Lincolnong? Hindi. Sinabi niya, actually sir, nanghihiram kami ng pera. Actually sir, gumagarantya itong si Michael Yang. And then nung sinabi namin, i-contempt namin, naawa, di umano, si Wang sa kanya. Sabi niya, okay, I don't want Lincolnong to be placing contempt. I will say, we borrowed money from Michael Yang. And then Michael Yang suddenly comes up and says, you know, iba naman Pharmally ito, splitting hairs. Yung Pharmally isa, biological. ito, pharmaceutical. And there are several Pharmallys. Ano lumalabas doon? Nagsisinungaling. Sabi ko sa kanya, yung mga taong nasa Pharmally din alam mo, yun rin ang Pharmally na naandito. Andun si Lincolnong, andun lahat itong dalawang magama, naandito sila lahat. Yung isa doon, may warrant of arrest, yung magama, at saka yung isa, yung si Bengsing somebody from China na, na kasama sa litrato ng pangulo. Eh talagang they are disentangling, they are actually disintegrating before our very eyes yung kanilang mga lies. Senator, you could have stopped there, right, with the admission that Michael Yang indeed loaned them money, but you didn't. Why do you think it's important to follow the money trail, and where do you think this will eventually lead you? Well, it will lead either whether they actually deposited money or who made money in China. Remember, this could not have happened. And I'll tell you in point blank, kaya galit na galit ang Pangulo. This would never have happened kung hindi niya in-appoint itong si Lau at kung hindi niya siya nakisama kay Yang at si Yang ang ginawang tigabili o tiga you know, siya ang paspasurot dito. Siya talaga ang may kilala di umano na pinasisinungaling niya ng unat pero lumabas na ang katotohanan. Imagine this guy, he doesn't even want us to ask him about where he got the money to put up his initial investments in the Philippines that has become very big in Davao. Yan ang 168 ng Davao, yung building na yan, yung mga building niya. Yan binibenta yung mga nanggagaling sa China, hindi na pa, bumapasok sa customs, hindi na tatax, hindi na babat.
So ayaw niya sabihin niya dahil mabibisyo na naman siya doon. Maraming nagsusuot rito eh. And so it's important that we get to young, and especially because the president himself admitted na nagninegosyo yan eh. Nakisawsaw na siya doon sa negosyo, ang salita niya. Tell me something, Senator. Ito, mula sa punto de vista ng nanunood lamang po. Yes, kapag po pinapanood namin kasi itong si Michael Yang, una-una may air of surrealism kasi nga parang iba yung dating eh. At saka po parang may dating po siya na walang takot. Yun ba yung nararamdaman din ninyo that the Darganis and Michael Liang in particular seem to have this impression or give off this impression smug. That smug is a word. Smug. Above the hearing. Go ahead. They're very smug. They think that they're backed up by the most powerful man in the country. Hindi ko tinitingnan yan eh. Wala akong pakialam doon. Ang tinitingnan ko lang yung mga sagot niya eh. Hmm. Yung mga sagot niya, saliwa talaga. Hindi niya mapatunayan. Hindi niya mapanindigan. And really, that is so sad because kaibigan ng Pangulo yan eh. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Hmm. And now, paglalaban mo yung kaibigan mo over the welfare of our people, naghihirap yung mga tao, araw-araw hindi makapasok sa ospital. Yesterday, may dinala ako na bakunahan namin at humingi ng tulong. Yan yung nahulog dito sa tulay, dito sa patungo sa Alabang. Hmm. Pilay na yung tao, wala nang hanap buhay. Dinala namin, pinagamot namin. At pagkatapos, malamang, itutulungan namin sa kabuhayan because nobody nagmamakaawa siya. Sir, mabuti dumating ang Red Cross dahil ngayon makakatulong kayo sa kabuhayan ko. Senator, you're treading on dangerous grounds. Those words coming from the president himself. What do you say to that? Been there, done that. Been there, done that. My father treaded on dangerous ground and he paid for it with his life. I have locked horns with the president of the Philippines, President Estrada. I voted to ban Mr. Marcos when I was the youngest delegate to the Constitutional Convention. I was called to the palace several times. I was even chastised and I said, no, I'm not going to change my vote. So I think the president thinks that lahat matatakot niya. Hindi naman lahat matatakot. Hindi naman ako nagtatapang-tapangan. Pero ang paninindigan natin dito ay sa katotohanan lamang. Ito eh para malaman ng mga kamamayan natin na pagka tayo parang tupa at masama yung ating namamasol sa atin, panahon na para magsalita tayo. Dahil wala naman tayong nahihita sa kanya eh. Hindi naman gumaganda ang buhay natin. There are 4 million people now unemployed. We now have 11 trillion pesos ang utang natin. At walang pumapasok na hanap buhay. At tapos nagkakasakit ang tao. Kahapon isang araw, napass namin yung bill ko na dadagdagan yung pera ng mga tao. Pinahawak namin sa Committee on Appropriations si Senator Angara para bumilis. We are the ones really pushing for the welfare of the people. And when we do that, ang ginagawa nila, binabalasubas sila yung mga batas na ginawa natin. Hindi nila pinapairal. Final two questions, Mr. Senator. Criselle Mago, where is she? Who? Criselle Mago. There. You know, I've asked the nuns. And you know, nakita mo naman ang concern namin. Hindi naman namin siya hinahanap naman na ang hinahanap namin siya. Baka naman ikaw ay laban sa loob mo na andyan ka na. Ako, ang tingin ko, tinatago siya. Pero nung una nag-alala ako dahil nagsalita siya, talagang mabigat yung sinabi niya. At sino ang nagtanggol uli, Carmina? Ang nagtanggol si Presidente. Sabi niya, uy, wala namang masama doon sa expired yung kwan. Nag-expire ba yung maskara, yung face shield? Abay, yung mismong Secretary of Health na sinasabi, sir, nag-deteriorate yung foam. At talagang pwedeng pumasok dyan. Tsaka, ang totoo, hindi naman kailangan yan. Pero amin eh, kahit na hindi nag-expire, makikita mo yung attempt na baguhin yung idinideliver na luma at kinukubli. Kung di nahuli, hindi sasabihin. Yun ang problema. So, nakikita natin na he should be the first one to uncover what is happening. Instead, he is the one defending. Kaya tinatawag ko siya, attorney. Bakit? Naga-attorney ka eh, Mr. President. Dapat tulungan mo kami, di ba? Akala ko ba mahal mo ang tao? Akala ko ba ayaw niya ng korupsyon? Ito, litaw na litaw. You're a lawyer, sir. From one point only, these people participated, isa lang point. Lahat ng bienes
almost 12 billion pesos sa isang kumpanya at napatunayan ko pa kagabi na pagka kunyari nagbibidding na negotiated, the next day, papalitan yung bid para mas panalo palagi yung Pharmally. Wow! Talagang grabe, Mr. President. Nakikiusap po kami. Tingnan naman ninyo. Huwag nyo kami murahin. Huwag nyo kami... Huwag kayo nagagalit because those who whom the gods wish to destroy, they first make them mad. Nakikita nyo, o natalo na kayo ni Senator Soto ngayon sa Vice President. Nakikita nyo, talagang nagluluho na yung suporta sa inyo ng tao. Nag-iiba na ang templada ng tao because pagka kayo, binalasubas nyo yung tiwala ng tao, kayo ang magbabayad dyan at kayo ang mananagot sa tao. Hindi ako natutuwa dyan because nakita ko na nangyari kala Marcos yan, nakita ko na nangyari kay Erep yan, hindi na ba tayo natuto? Kaya yung mga tao dapat pumili kayo ng talagang mapagkakatiwalaan, hindi yung naabutan kayo, natuwa kayo na nagmumura, minumura ang papa, eh papapakinggan nyo ba? Ito, ayan ang problema niya eh. Ang dami niyang ginawa na sa kanyang bibig, nahuhuli siya. Senator, let's bring in another statement here coming from another lawyer, Attorney Ferdinand Topacio, saying this is the way of a despot, not the way of the truth, referring, of course, to how you've been conducting the Senate inquiry. He talks about bribery and bamboozlement, allegations that senators are turning to these tactics to extract testimony from witnesses and resource persons. This is a committee that you had. What are you going to do about this? This is the committee that got two fraternity brothers of the president that he appointed to the Bureau of Immigration along with another policeman, and we caught them red-handed. We worked hard at it. We got them. In fact, muntik pa nga masama si Senator Aguirre. Kung di lang ako lawyer talaga, si Secretary Aguirre, eh wala akong makuhang ebidensya, dapat kasama siya. Ang damdamin ng tao, dapat kasama siya. I could not force myself to do that. In the same manner, past investigations, kung may ebidensya, gagawin ko. Eh, I don't even want to talk about itong mga sinasabi nito. Eh, yan ang ginagawa. Nagsasamantala pag kami mga sensational cases. Eh, hanap buhay niya yan eh. Hindi ako naghahanap buhay. Ako nagbibigay buhay. Finally, Senator, first day of the filing of COCs today. Are we going to see you there? Which one? The COCs? Filing, yeah. You know, believe this or not, I have perished that thought at the moment because I'm totally focused on this. People come here. Somebody from Mr. Pacquiao came here yesterday, a good friend of mine. Up to the last minute, he wanted me to be his vice president. Sabi ko, wala sa isip ko yan. And nasa isip ko itong investigasyon. And to tell you the truth, I am really nahihirapan because my family, I'm under severe, I'm not under pressure from my wife. And last night, we talked about it again. Talagang nahihirapan kami because itong mga ginagawa ay talagang hindi na maganda sa ating bayan. At ang tagal-tagal na namin rin nagsisilbi, we have been effective in Olongapo. We have brought jobs in Subic. We have saved our people from Pinatubo. We have saved our people from floods and everything else. We broke out, we lifted tourism. And we have saved many people in the Red Cross. And I'm doing my work in the Senate. Do you think yung mga accusations ng Pangulo na sinasabi, naninako ko raw, sa uli ko raw, do you think after, alam nyo yung SBMA, wala kaming ginawa dyan kundi buhatin ang bansa. We never relied on the government even if they had no budget from day one. Yumaman ang SBMA, yumaman ang bansa. You Senator, check your record, you're a good reporter. Lahat sinasabi niya. Because ang ginagawa niya, squid tactics. Ganyan siya eh. Lahat ng kalaban niya sa Davao, sisiraan niya na sisiraan. Pero hindi tayo bibigay. Senator, hindi ko lang pwedeng palagpasin. Dapat wrap up na. Pero one last na lang. Total, nasabi niyo na rin that someone from the office of Senator Manny Pacquiao tried to convince you as late as last night to run as his vice president. Baka naman si Pacquiao lang po ang hindi niyo gusto, but then we'll see you running as a VP of another candidate. Well, you're right. But we've not talked yet, and we might talk anytime soon. And again, I say, ayoko eh. Ayoko sana na ipasok yan. Dahil sasabihin na naman ng ibang tao dyan na ginagawa ko lang ito para sa politika. I've been in politics and I've always run on my own record. And my record is clear. I stand by that. It's a record of pride because my father and my mother raised me to be a good man. I try to be that. Sometimes I fail. But most of the time, I've done it and my record speaks for itself.
Senator Richard Gordon, that's all the time we have for today. Chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, thank you for joining us. Thank you, Carmina. Finally, good to see you. Thank you. To see you again. Thanks.